ako, ako'y nabuhay. Hindi ko alam yung librong 10 Rules for Being Human ay magiging kabahagi ng aking seminars ng buhay papunta ng US, pabalik dito, at ngayon sa mga seminar ko binabahagi. Kasi nung minari ko yung 10 Rules sa pagiging isang tao, tama eh. Ano yun? Para makarelate tayo. You will get a body. Yes? Like it or hate it, it will be yours for the duration of your life. Yung iba, hindi nila matanggap ang kanilang katawan, nagpapalipo, nagpapakamatay, etc. Pwede ka mag-exercise, pero sa iyo na yan. Body mo yan. Okay? Number two, you will be presented with lessons in life because another school in our life is called life. Ang tunay na seminar ay wala dito. Ang tunay na seminar ay kung paano nyo ibahagi ang natutunan nyo pag-uwi nyo sa bahay. Ang tunay na seminar ay kung paano mo tratuhin ang iyong kasambahay, ang iyong driver, ang iyong anak, ang iyong asawa, ang iyong nakasalubong na vendor, etc. Yun ang lesson sa tunay na buhay. Hindi yung mataas na grado, wala ka naman pakisama, hindi ka marunong makibagay, etc. Tama? Okay? There are no mistakes in life, only lessons. Okay? Hindi perpekto ang pagsasamahan, pero kung naniniwala ka pa rin sa sagrado ng kasal, kasal ka. Ipasalangit mo na lang para mag-improve ang relationship. Sabi nga nung ano, so growth is a process of experimentation because there are no mistakes, only lessons. Okay? Number four, yung lesson na yun, parang itong pusan to, ay paulit-ulit, alam niya madudula siya, pero paulit-ulit kasi yan ang buhay. Alam niyang madudula siya, alam niyang pamipera ka, alagaan mo yan, pero waldas ka, mawawala yan, then ipon ka na naman, mahuhulog ka na naman. Tama? Okay? So lessons will keep on repeating until you have learned. Kaya ang sinasabi, hindi ka natuto eh. Ito na naman nangyari sa iyo eh. Kasi nga, it will keep on repeating until you have learned. Tama? And learning does not end. You cannot say, may MA na ako. May doctoral na ako. Alam ko na marami. Tapos na ako. Hindi. As long as ikaw ay buhay, patuloy ang lessons, patuloy ang learning. Correct? Okay. There is no better here and now. Sariwain mo, mahalin mo, yakapin mo ang ngayon. Kasi ang yesterday is history. Ang tomorrow is mystery. Today is present. Ano sa English ang present? Gift, di ba? Regalo yan. Hindi lahat ng araw ay Sabado de Gloria. May araw na Biyernes Santo na hindi mo maunawaan bakit ganito ito. Eh samantalang kapon, napaka-okay nito. Ngayon hindi. Kasi bukas, okay na naman yan. And then, ito na naman. It's not what happens to you, but what happens inside you. Nabubuan ka ng kape. Isang araw, nabubuan ako ng kape. Paalis na ako. Kahit na pagalitan ko si Connie yung kasambahay, wala na mangyayari. Nabubuan na. Nagpalit na lang ako. O sige, Connie, huwag ka lang kabahan. Okay lang ako. Maglaba ka na. Okay? Pwede ko magalit kasi pambihira ka. Ako wala mangyayari. Stressful ka pa. Di ba? So, enjoy the here and now. Ito mahalaga. Others are only mirrors of you. Yes or no? You cannot love or hate something about another person. Ay, gusto kita. Alam mo, actually, because nakikita mo ang bahagi ng sarili mo sa kanya. Tama? Meron naman, ay, anong kisimana? Chismosa ka rin. Kasi, chismosa ka rin. Like it or have it, whatever it is, it reflects something you love or hate about yourself. Number eight, what you make of your life is up to you. Your parents are there to push you, but ultimately, you'll have to decide what you really want in life
and pray hard and work hard for it. Tandaan nyo yan. Okay? Ano man ang gusto mo. Number 9, all your answers lie inside you. Kahit every week mag-parent-teacher conferencing tayo, seminar tayo, walang kahulugan yun kung ang pagbabago ay hindi magmumula sa sarili mong kagustuhan. Tama? Kahit na magpa-makeup ka na maganda, maglagay ka na maraming sinsinsyo. Alam yung sinsinsyo? Puti ang mukha, itim ang leeg. Pangit ka pa rin kasi ang tunay na kagandahan ay galing sa kaibuturan ng iyong puso. Amen? Kaya mga kapatid sa pananampalataya, maging maganda ka sa loob at labas ng iyong pagkatao. And number 10, lahat ito ay walang halaga kapag ikaw ay namatay. Sabi nga sa Facebook, kahit na ganong kalaki ang bahay mo, ganong kayaman ang pera mo, pag namatay tayo, iisa lang ang sukat ng ating nicho. Correct? Meron akong poem na basa. Ang title niya, tingnan nyo, The Dash. Ang author niya, si Linda Ellis. Ang sabi sa the poem, The Dash, kapag tayo namatay, tayo ay dadalhin sa sementeryo. Kapag tumilingin ka sa sementeryo, nakakita ka ng lapida. Anong nakalagay sa lapida? RIP, pangalan ng namatay, kailan pinanganak, kailan namatay. Walang saysay yun. Ang may saysay doon, yung dash. Di ba? Kailan namatay? 1920-2004. Ang haba ng buhay, pero ang buhay, walang saysay. Meron naman, gaya nung namatay na issue ngayon si Enzo Pastor, yung race car driver, napakabata, full of promise, namatay. At ang kalulungkot pa, sabi ng magulang, ng tatay ni Enzo, sana hindi totoo na ang manugang ko ay kasama sa kanyang pagkamatay. Ba? Okay. Maliit na taon, mahaba. Sa mga kapatid, anuman ang iyong gawin sa buhay ng anak mo, the dash. Pag mauna ka, ano ang legacy na naiwan mo sa pamilya ng anak mo? Lahat yan, yung galit, tuwa, saya, walang halaga yan. Kasi yung nicho natin, yung iba nga, hindi nicho, cremation. So mas maliit pa. Yung yaman mo, wala yan. Hindi mo madadala. Pag-aawayan pa yan. Magpapatayan pa yan dahil sa iniwan mong yaman. Nagpakahirap ka. Marami kasi nagsasaan tao. Only to realize, ang yaman mo ay wala. So isipin natin yon. The dash. Kada buhay, kada maga, ako yung nagdarasal, an act of kindness a day. Hindi kailangan malaking kindness. A simple smile sa taong hindi mo kilala. Good morning po. Good morning. Malay mo, yung taong inismalayan mo ay gusto magpakamatay. Pero dahil nakita ang smile mo sincere, bigla siya nagkaroon ng buhay, bukas na lang. The simple touch, Mommy, thank you very much. Alam ko, busy ka na, marami ka ng alam, pero andito ka, alang-alang, hindi sa anak mo, sa apo mo. Ramil, iniiwan ka man niya, hindi siya nakasama, ibig sabihin, ha? Nang asawa mo, umaten ka, ang galing. So, ganun bagay. Napaka-simple touch. Kasi pag tinatch mo ang tao, may chemical yan, yung kanyang endorphin, ay bigla na sisigla. Ang anak mo nalulungkot, anak, hayaan mo. Marami pang babae dyan. Hayaan mo. Okay? Yung isa naman, anak, hayaan mo. Marami pang lalaki dyan. Eh, yung anak niya lalaki. Bading pala. Okay? Pag iniwan ka ng kasawa mo, it's your loss, not mine. Sabay iyak. But move on. Ganun lang ang buhay. Kaya ako'y tuwan-tuwa. Ako'y 56 years old. Pero ang sigla ng katawan ko ay buhay. Walang gamot. Paniniwala lang. Dasal. Ang sarap. Pero ako'y mayaman. Ang laki ng bahay. Ha! Ang daming altrapesyon. Lahat.
So wala sa ganda yan, sa kadalang puso. So diyan po nagtatapos ang ating misa sa araw na ito. Ang ating